Okay, what's up, kapamilya? So, we come now to my 9 vlog. Diba, English, you know? Okay, so first of all, pa-shoutout muna kasi mas maganda yung batian portion para hindi ko makalimutan hanggang matapos tong vlog na to. So, shoutout kay Raymond Baron, si tropa to. Mga ka-iki ko to dati. Mon, ingat sa Jeddah. Okay, ito naman, batchmate ng high school sa elementary, Maricar. De Los Santos, salamat sa pag-subscribe. Jerome Abgao, tao ko sa Resorts World. Jovelyn Abrantes, tao ko naman sa 7-Eleven. Si Ate Arlene, Medinili. Ate, thank you po sa pag-subscribe. Ingat po dyan sa ibang bansa. Okay, so ano ba topic natin ngayon sa vlog ko? So ang vlog ko ngayon, sariwain natin yung pagiging scholar natin sa Jollibee. So, I'm proud to be a Jollibee boy kasi ito yung tumulong sa akin upang mapaganda yung buhay ko sa ngayon. Okay? Kaya nga, tingnan nyo ha. Jollibee. Sa Jollibee na tayo at wala nang iba. De, joke lang. So, Aral, Kabuhayan. So, Aral, Kabuhayan, guys, dinevelop yan or na-organize yan ni Jollibee since 2005. So, 2005 siya nag-start. And then, ang mga nabigyan yan is yung mga syempre dapat tapos muna yung contract mo with sa 5 months bago ka mapupunta dyan sa scholarship ng Jollibee. So, nag-start yan October kasi diba may second sem is October siya mag-umpisa. So, October. So, sa amin sa, dati kasi ako nag-umpisa sa Jollibee SM Sukat. So, may mga babanggitin ako. Siyempre, kahit paano, sila yung mga managers na tumulong sa akin or nag-evaluate para maging karapat-dapat ako as AK. So, number one, pasalamat po ako kay Ma'am Grace Batumbakal. Ito yung naninanayang ko sa Jollibee. So, sabi nga nila Ringo, tawag nga sa akin yan, parang anak na daw niya ako. So, Ma'am Grace, Ma'am, salamat po. Naalala ko pa po yung sinusundo niyo po ako sa Balito dahil si Yaki po is nag-aral po sa Blessed. Then, kami dalawa po ni Joven, sinasabay niyo po papasok. Pupunta, bumibili pa po tayo ng pandesal na may itlog. Okay, second one, kay Ma'am Rose Solomon. So, Ma'am, thank you din po. Ito si Ma'am Rose, ito yung para naging kaibigan ni na nga to ng panganay ko, ni YC. So, YC ang pangalan ng anak ko dahil yung witches. Hindi, joke lang. Kinuha ko lang yan para hindi ko makalimutan yung Jollibee. So, si Ma'am Rose, siya yung kumuha sa akin. Nakatatlong Jollibee kasi ako. Si Ma'am SM Sukat, yung pinaka una ko. And then, second one, kinuha ko naman mo sa Vira Mall. Hindi nagsara dahil wala lang, nagsara lang lugi eh. Pero at least nalipat din naman ako sa Jollibee Uni Oil. So yun yung pinaka last na Jollibee na napasukan ko as a scholar. So salamat kay Ma'am Rose. And then, okay, next si Sir Alvin Rico. Sir Alvin naman po ang butihing manager namin sa SM Sukat before. And then yun, nasama din po siya ni Ma'am Rose Solomon sa Jollibee Uni Oil. And then, di ko rin makakalimutan sa Jollibee, si Ma'am Pai, si Ma'am Monet. Si Ma'am Monet po, hindi ko makakalimutan dahil may pinahirap sa akin damit. So, until now po, is nasa akin para hindi niya nakinuha as remembrance. And then, si Ma'am May Ann, si Ma'am Candy. Then, si Sir Francis Montenegro. Sir Francis, marami kaming kaanoan yan. Kumbaga, marami kang pinagdaanan yan. So, pumapasok kami sa may mga ilaw-ilaw. Okay. So, i-discuss ko na sa inyo kung paano naging ano ng Aral, Kabuhayan. So, kasi nag-start ako ng Aral, Kabuhayan is 2006. Kasi, tapos ng contract ko sa SM Sukat, January pa. So, bawal kasi maging AK agad nang hindi ka pa nakakatapos ng isang kontrata. So, yun nga, na-evaluate ng mga managers na karapat-dapat naman ako maging AK. So, naging AK ako ng March 2006. So, nag-start ako doon. So, salamat naman dahil napunta ako sa STI. So, dati na kasi ako nag-aral ng 2 years. And then, with help of STI, na-credit naman yung mga subject ko. So, pwede ko na siyang ang iba na lang enroll ko. So, ang sistema doon sa pagiging AK is 50-50. So, for example, ang rate namin dati is 40 pesos per hour. So, 20 pesos
income namin or baka parang yun ang gagastusin namin sa ano, sa panggastos namin sa pag-aral. And then yung 20 pesos parang yun yung share namin sa Jollibee para pang pangbayad niya sa school. So pag scholar ka, wala ka nang gagastusin. Lahat, tuition, miscellaneous, enrollment, lahat sagot na po ni Jollibee. So napakabuti po talaga ni Jollibee. Eh naniniwala po ako si Jollibee po, bida ang saya. Okay, so yun, nag-upisa ako doon. And then ito nga yung mga dati kong mga katrabaho na napakababangis talaga nito. Nakikita nyo to ako. So yan yung pinairam na damit sa akin ni Ma'am Munet. Ito si Boy Ringo. Guys, supporta nyo yung front row. Si Ringo, active po ng front row. Si Jabby, maganda na rin kalagayan ngayon. Si Joven, tinan nyo yung buhok. Hati-hati pa yan, di ba? So ngayon may dalawang anak na. Si Erdy, yun, manager na rin ng Jollibee ito. Napakasawa niya, dati rin nagtatrabaho sa Jollibee, which is naging AK din, si Shell. Then si JC, nasa ibang bansa na rin to. Si Buboy, last name nito, Lotto. May ari kasi ito ng Lotto, kaya Lotto. Then joke lang. Si Buboy, Emmanuel Lotto, visor na to ng hypermarket. Si Tatang Ernie. Kasi ito yung pinakamatanda sa amin. Siguro nasa 20 lang ako nag-umpisa sa Jollibee. Ano na to, 35. Kaya tinan mo, nakasalamin na kami. Malilinaw pa yung mga mata. Okay, so ito, manager na to ng isang fast food din. Okay, so kami po yung naging parang original as Aral Kabuhayan doon po sa SM Sukat. Okay, so ito, meron po ako mga certificate na patunay na ako po ay isang scholar ng Jollibee. Baka sabihin nyo, hindi ako legit. So, during that time na pumunta po ako sa Ortigas, nag-seminar po kami about sa AK. So ito po yung katibayan. Okay, so ano ba yung buhay ng pagiging AK? So mahirap guys, kasi syempre ako tatlong story na panggalingan ko, syempre sa SM Sukat muna tayo. SM Sukat, ang opening doon is 8, and then ang out namin 3, pasok namin sa school 3:30, and then ang out namin sa school is 9:30 ng gabi. So nakakatawa, and then nakakapagod, kasi bakit? Pag out namin, yun na yung suot namin pagpapasok, papalitan lang namin ng uniform na pantaas, and then napupunta kami. Then ang pangit lang kasi meron kasi mga prop na pagpasok mo sa school is boring. Parang antukin ka talaga kasi galing ka sa trabaho, tapos boring pa yung prop mo. So antukin ka talaga. Pero yung prop naman na yun, okay lang sa kanya kahit hindi ka makinig kasi bumabawi lang naman siya. And then maganda naman, meron naman kami mga prop na like for example, Sir Cardona. Enjoy, talagang buhay ang kaluluwa mo dahil talagang lalaitin ka. Sabihin nga sa amin, oh andito na naman yung mga taga Jollibee, mga amoy pati, amoy mga manok. Okay, so at least, diba, icebreaker, nakakatuwa dahil kahit paano is merong mga ganon, dinadaan muna sa tawa para mabuhayan kayo sa klase. Okay, naalala ko, thesis namin, kami kasi syempre, bawa ka mag-actual thesis ka. So kami dalawa ni paring Abby, nagpupuyat kami, susunog lang kilay, hindi yung sinusulog ng kilay, pinag-iisip pa namin kung ano yung gagawin namin na as thesis para maging maganda yung output pag sa defense. So ang topic nga namin dati ni Abby is all about lugawan, kung paano mapapalago yung isang maliit na lugawan para maging ano siya, mabenta, then pumatok sa market. So yun, at least okay naman, ang grade namin noon is 90. So sa defense kasi talagang dapat nag-defense kayo, talagang dapat porsigido at the same time focus lang kayo para kahit paano is hindi na kayo mag-take 2. Okay, ganoon lang po yun pa nag-aaral po kayo. So yun nga, ang hirap maging buhay AK. Pinalitan pa nga yung pangalan po ng AK, ginawang seeds. Siguro 2008 ginawa na po siyang seeds. Pero nawala rin po hanggang ngayon. So kami may outbreak pa kami minsan. Yun ang ginagamit namin para pangkain sa Jollibee. So napakahirap. Maraming din po akong mga kasama na hindi po nakayanan kung ano yung pressure na pagiging scholar. So yung iba po hindi nakapagtapos. So sayang po, dahil kung nakapagtapos sila, sana po marami na po silang tawag dito, maganda na po yung trabaho nila sa ngayon. So ang hindi ko nga makakalimutan, third year college ako,
yun nga, yung asawa ko kasi garen ng Jollibee, si Jubel. So, yun. Pero, blessing naman, nabuntis ko siya. Yun na yung first na baby ko, si Colleen. So, ang inisip ko noon, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko ba yung pag-aaral. Isip ko syempre yung future nila. So, kaila. So, nagporsige ako. Instead na sumakain ng jeep, nilalakad ko lang po yan from STI to Balito para kahit paano yung pamasahe makatipid, pang suporta kahit paano yung panggatas. So, pag may outbreak ako, yun yung magiging pagkain ng asawa ko sa gabi. So, ganun kahirap. Kasi konti lang nga po yung ano namin, konti lang talaga yung income namin. And then, syempre, ako naman, hindi kasi ako yung tao na humingi ng tulong sa nanay at tatay ko. Syempre, wala naman sila may tutulong, hihingi ka pa ng tulong. Diba? So, initiative. Dapat maging ano ka, hardworking para sa pamilya mo. Okay. So, syempre, hindi naman mangyayari or hindi naman magkakatuparan ang pagiging successful kung wala kang mga naging kasama. So, sabi ko nga sa inyo, unang pasok ko sa Jollibee, ang talagang tumatak sa isip ko, si Ringo Durana. PHA ako noon. Pinabilang ba naman sa akin yung price, yung mga butas ng price, yung dapping? Sabi niya sa akin, pangalan mo, bago kita tawag, itatrain, bilangin mo muna yung mga butas. Siyempre, ako naman, siyempre, nabibilangin mo yung isa-isa. Times mo na lang, multiply mo yung doon sa dulo by dulo. So, sinabi ko sa kanya, ilan, yung pala hindi kasama sa training yun. Doon ko lang naranasan, nabully pala yun. So, tuwing meron kayong mga bago, ganun ginagawa namin, especially sa mga counter, tatarayan muna namin, talaga umiiyak. Kaya sabi ko, pag kami na kasi nakakasama ng mga bago, natatakot sila. So, ang ibang manager na may misinterpret yun, pero ginagawa lang kasi namin yun para maging ano sila, ma-expose sila, maging strong yung personality nila. Kasi, what if may mga customer na dayain sila o dalagin? Siyempre, hindi nila kayang i-handle yung pressure. So, at least pa lang, sa amin pa lang, yung pressure andun na para pagharap sa customer, confident sila sa lahat ng bagay. Ganun lang technique or ganun ang ginawa namin as mga leader para kahit paano is makatulong kami sa iba. Yung motivation, nandun dapat. At the same time, huwag nyo kakalimutan yung pagiging hardworking. At the same time, proud to be Jollibee. Kasi maging thankful tayo sa Jollibee dahil kung wala si Jollibee, siguro wala kami until now. Siguro ano lang kami, mga dicer, mga clerk. So ganoon na sana yung trabaho namin ngayon. So thank you sa Jollibee, kahit paano nabago yung buhay ko nang dahil sa inyo. And then ito mga katrabaho ko, papasalamatan ako sa inyo. Kila Ringo Durana, Jessie, sino ba? Yung mga babae naman, si Len, si Gladys, si Jack, si Donna Nala, si Rhea Espaldon, Sheila Lynn Batis, si Carlo Acero, si Manuel Lotto, si Erdi Peralta, si Jabby, si Tatang Ernie, sino pa ba yung mga, si Erwin, tapos napangasawa rin nga ni Erwin, si Regine, yung iba kasi, pero shoutout ko na rin, kahit papaano is naging party sila, si Jack, sila Jobin, si Jobin pa pala, so, yun, okay, and then, si Beato, Lian Rigacho, si Ron Velasco, si paring Jan Greber, si Mon, paring Mon Baron, si Shell Peralta, si Jet Marine, si JC, si Bangis, si Noel. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na kayo dahil syempre anak, limot ko na rin yung iba kasi. So, pero guys, may ginawa akong presentation. So, itong presentation natin, parang babalikan natin yung naging ano natin, naging buhay natin as scholar ng Jollibee. So, may mga pictures dito na binigay sa akin ng mga kasama natin. And then, sila Ma'am Rose din. And then, sila Ma'am Sir Arvin, si Ma'am Candy may binigay din sa atin. So, guys, panoorin nyo to. And then, so guys, sana po, supportan nyo po kami na asawa ko. Yung asawa ko po kasi, siya po yung parang nag-encourage sa akin na mag-vlog. Siya po talaga yung nag-edit nito or papaganda ng vlog ko para kahit paano is maging maganda yung presentation.
So ito po yung ano niya po, Mama Bell, pa-subscribe naman po. And then yung sa kanya po, yung YTT, pa-suporta na lang po kaming dalawa. Sa Jollibee po, bida ang saya. Thank you for watching, mga kabida.